Sa 90th anibersaryo ng National Research Council of the Philippines ng DOST, binigyang diin nila ang kahalagahan ng masusing pagsasaliksik para sa mga programang magbibigay benepisyo sa publiko. Yan ang ulat ni Rod Lagusad. Importanteng hakbang para sa kahit anong programa o polisiya na ipinatutupad na dapat ito'y nakabase sa resulta ng research o dumaan sa pananaliksik. Ito ang patuloy na isinusulong ng National Research Council of the Philippines ng Department of Science and Technology. Na bago maggawa ng isang batas, dapat talagang kasama yung mga eksperto sa paggawa. At hindi lang yan. No? Ang nakikita namin ngayon yung transdisciplinary nature of policy research. Ano ibig sabihin? Sa simula pa lang ng pag-iisip ng mga problema at ng mga metodolohiya sa panaliksik, dapat kasama yung lawmakers, yung community, yung stakeholders, yung even industry. No? Paliwanag ni Cepeda, ito ay para ang gagawing research ay akma sa pangangailangan. Tingin niya sa pagdaan ng panahon ay mas nakikinig na ang mga mambabatas. Kasabay ito ng patuloy na suporta ng kasalukuyang administrasyon sa larangan ng siyensya. Ito ay pagkakataon na para higit na maging aktibo kami. No? Sa katunayan, ilang mga hearing na sa Senado at sa Kongreso ang iniimbitahan ng ating mga eksperto para magbigay ng kanilang opinion, no? Doon sa mga ginagawang batas. Kaugnay nito, mahalaga na ang mga pananaliksik na ginagawa ay napapakinabangan o nararamdaman ng mas maraming mga tao ang benepisyong hatid nito. Tulad na lang sa NRCP na pinagmumulan ng mga basic research, tumutukoy ito sa pagkakaroon ng mga bagong kaalaman na dapat masundan ng aplikasyon. Merong pathway na pupuntahan para magamit yung knowledge na yon. At ito yung function naman ng iba't ibang agencies ng DOST. So halimbawa, from basic research, pupunta siya sa applied research. Pagkatapos sa applied research, nandun siya sa commercialization. Bukod dito, bahagi ng layo ng NRCP na ilapit pa sa tao ang mga ito, mapaunawa sa kanila ang kalagahan nito. Dahil sa huli, ang siyensya ay para sa lahat at epektibo ito kung nauunawaan at nagbibigay ito ng benepisyo sa tao. Samantala, kasabay ng pag-unita sa 90th anibersaryo ng pagkakatatag ng NRCP na binubuo ng maraming mga eksperto, binigyan ng pagkilala ang mga institusyon na naging bahagi sa pagsasagawa ng mga pananaliksik, kabilang na ang mga paksang nakakaapekto o makakaapekto sa hinaharap tulad na lang ng artificial intelligence. Rod Lagusad, para sa Bayan.